24 ng Mayo, Biyernes, sa 5th linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pagmamahal na hihigit pa kaysa pag-alay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa niyo ang iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo itinuturing na mga utusan dahil hindi alam ng utusan kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Itinuturing ko naman kayong mga kaibigan dahil ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, kundi ako ang humirang sa inyo at itinalaga ko kayo para matagpuang namumunga at manatili ang bunga niyo at ipagkakaloob sa inyo ng Ama anuman ang hilingin niyo sa Kanya sa ngalan ko. Iniuutos ko nga sa inyo na magmahalan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, iniuutos ko nga sa inyo na magmahalan kayo. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya ang habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad ay magmahalan sila katulad ng pag-ibig niya sa Ama. Ito ang pinakadakilang utos niya upang ang mga naniniwala sa kanyang ngalan ay hindi magkahiwa-hiwalay, kundi lalo pang magkabuklod-buklod. Si Jesus mismo ang nagpakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig nang ialay niya ang kanyang sariling buhay para sa lahat. Kaya naman, hindi niya itinuturing na alipin ang bawat isa, kundi kanyang mga kaibigan. Ito rin ang nagsisilbing daan upang ang mga taong nananampalataya sa Kanya ay pagkalooban ng Ama ng anumang hilingin sa Kanyang ngalan. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay nagbubuklod sa pag-ibig at ito ay tunay na kalugod-lugod sa Ama. Pagsasagawa, paano mo pinananatili ang pagmamahal ni Kristo sa iyong pamilya, kaibigan at kapwa? Paano ka nagiging daluyan ng pag-ibig ni Kristo para sa lahat?